Kapwa pasok sina Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa pinakamaingay niyang kritiko na si Senadora Leila de Lima sa taunang listahan ng mga pinaka-maimpluensyang tao ng Time Magazine. Kasama ng Pangulo sa kategoryang leaders sina U.S. President Donald Trump, North Korean leader Kim Jong-un, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, at Pope Francis. Nitong Lunes lamang nanguna si Pangulong Duterte sa online poll ng magazine para sa mga makapasok sa listahan. Si De Lima naman nasa ilalim ng kategoryang icons kung saan kasama niya sina U.S. Olympic gymnast Simone Biles at ang award-winning actress na si Viola Davis. Ang mga editor ng magazine na ang pumili ng mga nakasama sa official list, ginamit nilang batayan ang online poll na isinagawa mula March 24 hanggang April 17. Bukod kay Duterte, pasok din sa Time 100 ang karibal ng Pangulo na si Senadora Leila de Lima na nasa ilalim ng icon list. Isinulat naman ni former U.S. Ambassador to the United States Samantha Power ang description para sa dating Justice Secretary. Tila pinapurihan nito ang matapang na paninindigan ni de Lima laban sa Pangulo. At kahit nasa kulungan daw ito, hindi pa rin natigil ang Senadora sa paglaban kay Duterte. Kanyang reaksyon at siya po ay napasama sa 100 most influential people ng Time Magazine at kasama po niya dyan, si Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I have yet to see the senator in this particular issue, but I believe sa pagkakilala ko naman po kay Senator Lima, ay siya po ay natutuwa, lalo pat favorable naman ang artikulong nasulat tungkol sa kanya, being one of the 100 most influential persons in the world ng Time Magazine. Yan po ay tingin ko ay ikagagalak at ituturing na karangalan ni Senator de Lima na mabilang sa mga pinakamainfluential tao sa buong mundo. So, I think it's a little comforting and a little nakakataba ng puso sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Philip Sawali, and Chief of Staff ni Senator Leila de Lima. Pumunta na lang po tayo ngayon dahil nga kayo ang Chief of Staff. Kamusta na po si Senator Leila de Lima at ano po ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon sa loob po ng kulungan? Yung kanyang mga tuloy ho ba ang kanyang mga bills na pwede pong i-file sa Senado? Totoo po yun. Ang senador po natin, si Senator Leila de Lima, bagaman alam natin that physically ay limitado po siya sa kanyang mobility, sa kanyang accessibility, ay patuloy pa rin pong tumutupad sa kanyang tungkulin bilang halal ng bayan na isang senadora. Nakakapag-file pa rin po siya ng mga panukalang batas or bills at mga resolusyon, lalo na patungkol sa mga very relevant issues of national interest po. Okay. Nagagawa pa rin po niya yan, timely, at nagagawa pa rin naman po niya ang ilang mga gawain niya, politically, constituency work, ganun din po, nakaka-communicate naman po siya sa unique nga lang po na pamamaraan, yung pong tinatawag namin na dispatches, yung mga handwritten notes, okay. Siya po ay nakaka-pag-communicate pa rin sa mga issue, personal, meron po siyang personal reflection at meron din naman po siyang mga reaction sa mga issues at usapin na kung saan kaaga-agad niyang pinapaalam through her staff sa amin po, at ito po naman ay aming pinaabot sa media o sa mga ibang kinaukulan. Ano ho ang... Sorry niya. Sabi po the first time, sabi ko, bumbayan mo yung... I'm not allowing the air assets to be used. Makita na niyo yung jet plane dumaan sa inyo. Wala, hindi niyo napansin. Uli pa yung Air Force pag mag-sio uli. Dahan-dahan lang, wag yung faster than sound to. Pagdaan niya, hindi mo makita. Maya na yung sound. Wala na, kaya hindi niyo nakita. But I told the pilots na pakita mo yung jet plane natin na bago. May bago akong mga jet plane. Marami na akong aeroplano. Para masabi rin nila na may ibuga tayo. And by the time I go out. So yun ang prakang-prakahan dito. Nationwide, that's my mission. I will not allow any military or police
personnel to go to jail for doing their duty. So, hayaan mo. Eh kung interesado ako na i-corrupt ang system, di sinabi ko na sana kay hanap anong paraan dyan. Sabi ko, sige, imbestigahan mo. So, nandiyan na. O, file. Ngayon, pagkatapos ninyo, ako na naman. Pardon. The order, reinstatement sa kanilang posisyon. Or promoted. Kung may promotion pa. Yan lang ang panlapan ko sa ombudsman, sa UEEO, EU. Sorry, slipped down. Pati si Obama like to just remind some Congress that are practicing extrajudicial killing. And I'd like to mention, sabi ko, sabah dyan. Tumahimik ka nga. Go to hell. So, mas popular patuloy ako yun. Di ba? So, most influential, wala naman kong na-influence. Hindi ko nga ma-influence yung Secretary of Justice ko. I do not influence people. Sabi lang, number one na daw ako. Eh, di. Ano, sikreto? Putahin mo lang yan. Putang ina ninyong lahat. Kung magpasabi nga ni Ping Lacson, ang birthday wish niya sa akin is for this time for Duterte to be a statesman. So, nagbili kagad ako libro doon sa Abrisa sa Davao. Statesman, statesman. Si Lacson man ang nakikita ko dito, hindi man ako. Hindi na. Ikaw na lang magpresidente sunod. Hindi talaga ako maging statesman. Frankly, I've never graduated to being really the president. Ang ugali ko, I remain to be mayor. Yung basta kung ano lang sabihin dyan, kala mo, nasasabungan ka, putang ina, pag ginalit mo ako, ganun eh. Kaya, kita mo, pagdating ko ng China, mayroon na tayo lahat. Sabi pa nila, if it does not pass our quality control, we will watch it for you. Ganon, kasi sinabi ko, it's not the right time to be insisting on that arbitral judgment, Mr. President. But there will always be a day in my life when I'm still president that I have to confront you with the arbitral ruling. And when is that? Wala naman siyang sinabi. Pero ako, sabi ko sa inyo ngayon, when they start to dig the resources of the earth. So that's ours. Pero ang sabi ko yung mga instructors dyan, takot lang man ang Amerika dyan. Mga Pilipino, fishing again. Sinabi ko lang, do not do it sa lagoon because that is spawning ground. China does not want it. Ako, I do not want it also. Do not destroy the marine cycle. Kung pinatay mo yung lahat ng isda dyan, pati yung baby nila, wala na tayong makain. China is right. And I agree. I said I would impose the same on our fishermen. But they are now free to fish. And to the credit of China, ha, hindi yan sila nagpifishing dyan. They are carrying experiments, but they are not actually nanangisda. And I received word nung sa Binham Prize, pinag-usapan namin sa Kuman Conference kahapon. They explained na we will not claim Benham Rice. But Benham Rice on the right side of the